Good afternoon. Of course, I would like to express our gratitude. Thank you so much to our dear press people for coming here today para po sa awareness campaign na gagawin natin. Because as you all know, kaya natin ito ginagawa is para to inform yung mga tao po about sa mga kumakalat kayo ng mga fake locks, slim products natin. Specifically, yung nakita na po kasi namin ngayon is our Lux Slim Macchiato, which is our number one, yung aming bestseller po talaga. And just yesterday, we saw another fake box ng aming dark choco naman. So parang iniisa-isa po talaga nila. And every day, I receive a lot of complaints, messages coming from the consumers na, Miss Ana, nakabili ako pero ito yung dumating, na-scam ba ako? Miss Ana, totoo ba to? Meron ba kayong mga, kasi may mga announcement memo pa na may parang pirma ko pa yung kumakalat about sa mga promo offers na buy 2, take 2, buy 3, take 3, buy 4, take 4. Kaya ang daming naiinganyo na pumili ng mga fake products. So right now, ang gusto nating ipahatid sa mga tao is ano ba yung itsura ng mga fake? Kasi iniiwasan natin na ma-ingest. Iniiwasan natin na mainom nila ito. Of course, hindi tayo sigurado kung FDA approved ba yung binigay sa kanila. Hindi tayo sigurado kung safe ba siya na inumin. Dahil kung ang intention po talaga ay makapanloko, di ba? Baka hindi na rin nila tinignan pa yung part na yun kung okay lang ba siyang inumin ng mga tao. So, ito po yung mga original boxes natin. I'm sure you're all aware of that. And ganito po yung itsura ng mga boxes natin. We have different flavors actually. And the number one nga po namin is the macchiato. That is really why ito po talaga yung pinaka-target nila. Yan, ganito po yung itsura. And kung titingnan po natin yung box namin, makapal siya at match, para siyang matchbox na pag i-open, paganyan po siya. So para siyang posporo, pag i-open. Pero ayan, hawak niyo po today yung ating ano. Pahingin po ako ng sample ng fake box natin para may ipakita natin. So may mga nakuhanap po kami na mga fake products galing din dun sa mga nakabili po. So this is a sample of a fake Lux Slim box. As you can see, glossy and maliit. Yeah. So para po makita lang din niyo, glossy siya and maliit. And malipis. Malipis, yes. Ito po yung original natin. Matte po kasi yung texture ng original. Matte finish. And then yung maliit, yung fake po is glossy. And at the same time, wala po siya ng mga logos natin. Na yung ating super brand logo, yung ating halal seal. At the same time, po is yung text po mismo ng logo natin is iba. So may difference. Kung kayo po talagang user na ng product, madidistinguish nyo po talaga kaagad na fake po yung binigay sa inyo. And then, aside from that, eto po may bago kaming nakita, another fake box. So eto naman, ibang style naman. Mas malapad naman to, pero mas manipis din po siya. Tapos ito, matte finish din siya. So para po, ayan, para makita natin yung diferensya. Ito po yung original, ito po yung another fake na product. Tapos mayroon pong nakalagay dito na another parang logo or brand. Hindi ko lang alam po kung ito ba ay sa kanila na mismo, itong new gem. Hindi natin alam kung sa kanila ba ito mismo or baka biktima lang din sila. Ayan. And then, pag in-open po natin ito, yung sachet inside is ganito. So, malipis, maliit, at napaka-konti po ng laman. 10 grams lang lang po. Compared sa original sachet natin, ito po yung original sachet natin, 21 grams. And kompleto po ang detalye hanggang likod. Ganito po ang itsura natin sa likod. So, ayun lang po kasi ang dami na po talaga nilang naluloko and syempre akin, yung health po talaga yung at risk dito. So, minsan yung mga consumers, syempre sa kagustuhan na makatipid, di ba, makabili ng murang presyo. Po? Magkano presyo? Yun po kasi kumakalat ngayon sa mga fake po, ino-offer po nila ng 175 per box.
or meron silang mga tingtawag na buy one take one, buy two take two, buy three take three, buy four take four. Karamihan ng mga nagme-message sa amin, ang binibili nila is parang 1,499 buy four take four. Imagine, it's a big amount of money. Diba? So yung iba, parang sa kagustuhan nila, sige, bibili ko yung pinakamataas para mas malaki yung savings ko. And then, same eto, quantity sa isang account. Eto po, sa returning pressure, yes, I think so. Apo, 10 sachets din po yung laman nito. Pero dito po sa isang 5 lang daw ang laman nito. Itong isang maliit na nakita po namin, limang sachets lang yung laman. Tapos yung sa dark choco, magkano rin yung price po? Ang original price po per box po natin is 395 pesos. Ngayon, nagsisale naman din po tayo, especially kapag payday. Ayan, tulad ngayon, bukas, merong sale dahil double digit po to sale tomorrow. May mga discount tayo, 10%, maximum of 15%. Or minsan po kapag nagla-live ako, si mga social media or mga e-commerce platform, nagbibigay sila ng mga voucher, discounts, additional discount on top dun sa discount natin. So sometimes, nakakabili sila ng mga 20% discount, pero exclusive lang yon during the live. So hindi siya available talaga na kapag na-i-offer po sa inyo ng ganong kababang halaga. So yun yung palagi natin sinasabi po sa mga tao, yun nga lang, very aggressive po kasi itong mga scammers dahil pinuboost talaga, ina-ads nila, pinag-a-accel, talagang ginagastusan po nila. Kaya yung mga videos nila, yung mga posts nila, 100,000 of views ang nakukuha. At talagang madami po silang naluloko. Siyempre, hindi naman po lahat aware sa brand natin. Pwedeng yung iba, nadala lang din sila kaya napabili, hindi man nila kilala yung Luxlin na brand, pero dahil sa the way they advertise, nandun yung picture o yung video ng isang sikat na celebrity or ng isang vlogger or even mismong mukha ko po ginagamit nila. Tapos sasabayan mo pa ng sobrang murang presyo, talagang maakit ka, may engganyo ka. So kaya this conference po ay para po talaga maikalat natin na mag-ingat po tayo, mag-ingat po yung mga consumers natin sa pagbili dahil hindi natin alam baka yung site na tinitingnan natin ay hindi naman po lehitimo na website. Pero ma'am, nadala niyo na to sa na-report niyo na? Without mentioning the details. Follow up po. What do you plan to do about it? Opo, pinag-aaralan pa po rin talaga namin po yung mga next steps na gagawin po natin. But for now, ang focus po namin really is to spread the awareness po sa mga tao na may kumakalat pong ganito. Napaka-pakita nila, mapaluod po nila yung mga news ninyo, ay, fake pala yung nabili ko. At least ma-aware sila, hindi na nila inumin. Yung lahat ng activity nito nangyayari sa social media, very rampant po yung kanilang ads on Facebook. Doon po talaga very very aggressive sila. Tapos parang magki-click ka, mapupunta ka or ma-redirect ka sa isang website na doon ka nabibili. Pero pag nag-click ka, wala nang balikan eh. Automatic na biglang minadating na lang sa'yo ng produkto. Sana, paano kayo naging aware dun sa ginagawa? Yes. Opo, kasi how has it affected your profit and of course your business? Yes. Okay po. Naging aware po kami because ang dami po nilang mga ina-ads, iba-iba. Like siguro more than 10 yung ina-activate nila na mga fake pages. Tapos po, ang ginagamit po nila na pangalan, gumagawa sila ng sariling name na Luxlin din. Merong Luxlin official account, Luxlin Philippines, na gawa-gawa lang nila. And then, merong ano magkawas. So, ginagamit din nila even sarili ko pong pangalan. So, syempre, yung mga tao, minsan pag nakita nilang pangalan mo, or picture mo, or video mo yung nandun, iisipin din nila talagang totoo. And then, yun na po, until sa nagsunod-sunod na nakakatanggap na po ako ng mga reklamo. And syempre, malaking factor po yun sa business namin, especially we have a lot of distributors. So ngayon, nawawalan po ng
alam niyo, nawawala ng confidence ngayon ng mga tao na pumili dahil takot na silang mapeke. At the same time, minsan ang sinisisi nila, bumili ako dito sa page nyo, pero ito yung binigay ninyo. Akala nila kami yun. Kasi after nilang bumili, binablock na sila, hindi na nila mahanap yung pinagbilhan nila. So akala nila, ngayon, ang end game, sa amin sila nagre-reklamo, na akala nila sa amin din po sila nakabili. Because the name, ginagaya. So nagre-reklamo na kayo sa end game? Ang pinag-aaralan pa po namin. Ano po yung legit na site ninyo? And ilan po yung followers para alam din ng tao kung tama yung sinusunda nila? Legit to site. Actually, we have our official Instagram, Luxlim. And then sa Instagram po, Luxlim PH. We have sa Facebook, Luxlim. And then yung official website natin, luxbeautywellness.com. And we have a lot of distributors. Meron po tayo sa mga e-commerce platform, we have sa Shopee, sa Lazada. Ang ano nga po eh, kasi yung mga scammers, ang nilalagay nila sa mga advertisement nila, dito ka lang dapat bumili para hindi ka mapeke. Huwag bibili sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok shop. Yun yung advertisement nila. So para, alam mo yun, yung mga tao, talagang doon lang talaga sila bibili. Pipigilan kang pumunta or mag-search sa mga e-commerce platform para hindi ma-divert or para hindi na sila mag-isip pa. Kundi doon lang sila bibili, doon sa kung saan nila nabasa yung ads na yun. So, legit po yung mga nasa Shopee, yung mga nasa Lazada, legit po sila. Pero mag-ingat lang din, syempre, tingnan pa rin natin yung mga nagbebenta ng tamang presyo. Diba? At the same time, sabi ko nga, hanapan nyo sila ng mga naka-jar namin. Kasi meron po tayo ng ating mga half kilo. Ito po yung mga half kilo, yung mga scammers, wala silang ganito. So para malaman nyo din po na legit yung binibilhan po ninyo, pwede nilang subukan na itanong or hanapan po nila ng mga actual photos bago sila bumili. Nagpa-investigate na kayo po? So far, ang ano pa lang po namin is ito, yung mga products na nakukuha namin coming from the consumers po na nabilhan po ng fake. Nakukuha ba yung lasa? Actually, may nakatikim po. Ayokong tikman. Nasang lupa daw. Nasang lupa daw po. Meron din po ba kayong melon flavor? Yung nakaganyan, yung nasa bote. The cantaloupe melon, yes. Meron din po kami. Kasi yun ang binibili namin. Ay, oo. Oh, thank you po. Tapos, si Zainab ho ba? Si Zainab ba? Endorser nyo pa? Yes po. Opo. Si Zainab. Tony Labruz Kaos. Kasi nung nagtanong po ako sa manager niya, kasi baka ako makakahingi kami ng discount through Zainab, kasi bumibili nga kami ng melon. Sabi ni Tita Becky, hindi na raw. Ano pa rin po siya? Hindi pa raw po na-expire yung kontrata. Ano pa rin naman po? Ongoing pa rin po. Actually, magka-chat naman kami palagi ni Zainab. Kaya yung Zainab. Aside from MBI, hindi rin ba kayo ng pag-uusap ng pad para titignan po natin kung ano po yung pwede nating magawa po. Siyempre po, para din ma-aware po yung mga tao na may kumakalat po talaga ng mga fake products. And yun natin kasi ang pinaka- gusto natin maiwasan is yung mga risks, especially yung health na dala na baka po, di ba, baka pag ininom natin itong mga to, kung ano pa po yung mangyari sa atin. Kasi may mga refund. Yes. Yung mga registration number, yung po FDA approvals po. So yung mga refund? For sure po. Yun ka po yung sinasabi ko, hindi tayo sigurado kung FDA approve pa yung binibigay nila sa moto. Hindi na parang nag-set up para yung trumpet. Yung trumpet na minin nyo yung seller, may kasama kayo mo. Hindi pa. Sana bago nag-ano, di ba yung pag-alimugawin na tapos sa mga sponsor-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 spon
service nyo kami. Parang gano'n, parang, tapos kunyari, bibili kayo ng bag, tapos dadalhin nyo, may NBI na kayo na mga ready. So right now, pa yung kami nakarating sa NBI. Wala kayong gano'n. IV. Kasi parang we were informed na previous ID po. Bakat lang po na kayo. Bakat na lumalabas lang sa Philippines. Yan po, mga fake pages po. Maliliit pa daw yung followers. Yes, pero pag nag-ads po talaga sila, bongga, kaya ang laki po nang nare-reach. Tapos yun na, dahil ang pangalan nakalagay last name, so akala ng mga tao, totoo. Did you require the influencers to disseminate the information? Yes, ayun na po yung next plan po namin na ipa-spread din po namin sa kanila na yun, mag-ingat po talaga yung mga consumers sa pagdunga. Right now po ba, sino-sino yung mga influencers aside from Tony? Yeah, we have Alexa Ilacan, Dino Wong, Ivy Laksina, we have Elise Hoson, marami na po. Dominic Roque, yes. Vice Ganda is for Lux Skin. Yeah. Yung iba po aware na po sila kasi natatangtang din po namin sila. Ayan. V Cortez is also one of our endorsers and yung V-Line Media Group nag-release na rin po sila ng ano, ng write-ups about this products na kumahanap naman. And yun na, yung ating pong jar is 875. Sabi ko nga po, kung hindi kayo sigurado dun sa mga nakikita ninyo, pwede nyo tanungin kung meron sila ng mga jars namin, ng mga half kilo namin, and ng ibang mga flavors po namin. As of today, yung mga scammers, ang pinipeke pa lang nila is yung box, tapos dalawang flavor pa lang, si Dark Choco at saka si Macchiato. Pero hindi natin alam, baka diba, eventually, makagayangin na rin nila yung ibang mga flavor. Pero yung bartender, medyo magastos po kung gagayahin nila. $7.70 ang nabibili namin price. That's discounted po. Yes, kasi especially today bukas naka-discount po tayo dahil may sale po tayo. Yung bang mga fake products sa Philippines or nakarating na rin? So far wala pa naman po kung na-encounter or nag-message na nakarating na abroad yung mga fake products na to. Parang dito pa lang naman po sa amin. Unless meron pong magpabili. Minsan kasi, ate, ang mura nito, baka gusto mo i-try natin. Well, actually,